Alright, so isang magandang araw po muli sa ating mga kapwa OFW, mga kabayan. Kamusta po kayo dyan sa mga kayong sulok ng daigdig, lalo lang sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia. Isang magandang araw po sa inyo ngayon. Saan ka man naroon ngayon, isang magandang araw sa iyo. Isang magandang umaga, hapon, tanghali, hapon at gabi. Alright, so ngayon po ako ay nag-online na naman para po sa isang tutorial na naman na maaari po nating papakinabangan sa ating pong buhay bilang mga OFW at of course yung mga mahal natin sa buhay, yung ating mga beneficiary bilang mga OFW, ang ating mga parents, ang ating mga anak, yung mga mahal natin sa buhay. Ito po ay kung paano po tayo mag-activate ng ating pong una, paano mag-register, paano mag-download, paano mag-register ng Owwa membership natin, paano mag-download ng ating Owwa application. Alright, so yun. Okay, so paano din tayo magbayad? Alam mo ba pwede ka makapagbayad o makapag-update ng iyong pong membership bilang Owwa members kahit na nasa abroad ka sa pamamagitan ng application na to na ating pong i-download later, at ito ay ipagawa mo lamang, ikaw magpa-process dyan sa mga unang mga proseso at ipapabayaran mo na lang sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. At kahit ako, pwede nyo akong pakisuyuan if I have enough time na matulungan kayo sa pagbayad po nito. Of course, sa inyo po yung pambayad, di ba? Alright, so pwede nyo akong pakisuyuan pagdating sa kanyan. Okay, ano ba to? Ito ho yung ating Owwa application. So, kung wala pa kayong Owwa application, i-download nyo na po. Ito po ay available po sa App Store sa para sa mga iPhone users at sa Play Store naman sa mga Android users. So, paano po ang gagawin? So, ito po ang gagawin natin. Alright, so dito ho ako magda-download. Ayan, sa aking Android na mobile. Tapos, ipapakita ko po dito sa aking screen mamaya kung paano ko gagawin. Alright? So, para sa mga mobile, Android mobile users, ito po yung ating gagawin. Right? So, una po ay ating pong i-download yung mobile application. Pupunta lamang po tayo sa Play Store. Ayan, kung napapansin nyo, ito po yung Play Store. Ayan. Ayan yung gumulaw. Click mo lamang po yan, Play Store. Tapos, dito po sa search for apps, it's taas, search bar. Search nyo lamang po yung Owwa. Ayan, actually nalabas na. So, sinasuggest agad siya kasi talagang in demand siya, lalo sa panahon natin ngayon. Alright, Owwa mobile app. Click lamang po ang Owwa mobile app na yan. Ayan, so click nyo po yung install. Alright, so click nyo po ang install. Ayan, hintayin lang po natin na mag-install siya. Sana okay yung internet yung ngayon habang ako po ay nag-record. Pending. Alright, so eto po. Pagkatapos po natin ito ma-install, ayan, mabilis pala. Ayan, so installing po siya, installing. Click po natin ang... Atay lang po natin ng konti yung ating pong installation. Ayan, so click po natin yung open. Ayan, click po natin ang open. Right, hintayin lamang po natin. Tapos, magkakaroon yan ng parang welcome, ano? Welcome video. Ayan. Yan yung welcome video na yan, nagbabago-bago ho. So, depende ho sa update ng Owwa, nagbabago-bago po. Yun sa ngayon, nung nakalagay po doon ay kay President Duterte. Ayan, may mga news and updates pa. Pwede na po natin i-skip yan. Right? Kayo, pwede rin yung panoorin yan. Right. So, puro pwede natin pong i-skip yan. Okay? So, ngayon, kung hindi ka pa nakapag-register, ang gagawin mo lamang po is log in. Alright? Kung ikaw po ay nakapag-register na, login din ang gagawin mo. Kung ikaw po ay hindi pa nakapag-register, ang gagawin mo rin po is log in. Pag-i-click mo po yung log in, ayan. So, makikita mo po sa baba, don't have an account. Sign up here. Ito po sa bandang baba. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Don't have an account. Sign up here. Kiklik mo lamang po yan. Pag-i-click mo po yan, ayan, lalabas po yung mga kailangan po natin mga details. Ang email, i-email mo po ngayon. Alright, email mo pong active ngayon na iyo pong na-access sapagkat dyan po magsisend ng username, password at yung mga payment details na kailangan mong ipakita or i-input na data doon sa pagbabayad po natin, which is ipapakita ko rin po later. Alright, so yun po, last name, first name, middle name, extension, name, junior or senior, tapos yung iyo pong birth date at saka yung mobile number. Mobile number is yung Philippine mobile number po ang ilagay po natin dito sapagkat ito ho yung ating pong mobile number na maaari ko. Kung kayo ho ay nasa ibang bansa, much better po na magkaroon kayo ng isang active mobile number sa'yo.
okay, maaaring yung roaming mo, pero hindi ko po masyadong sinasuggest yung roaming kasi there are times na yung roaming po natin is nagloloko at nadideactivate yung number po natin. So many times po na nangyari sa akin sa Saudi Arabia. Ayan. Okay, so nakayoko po ako kasi pagkat nandito po sa harap po yung cellphone. Ayan. Alright, so ang isa po sa mga sinasuggest ko is magkaroon kayo ng active na mobile number sa Pilipinas na ipinagkatiwala nyo po sa inyong mga kamag-anak. Na mayat-maya mo po siyang papaludan, mayat-maya mo po siyang gagamitin, gaya ng paggamitin mo sa kamag-anak mo muna sa pagte-text. Ngayon, hindi sa mga personal lang mga activity. Pag-text lang, para maging active lang siya, papaludan mo lang siya. Alright, so para meron kang mobile number sa Pilipinas na active, na kung sasakali, kailanganin man ng any transaction na kailangan mag-text sa mobile number mo, is pwede mong magamit yung mobile number mo sa Pilipinas. Maliban pa yon doon sa roaming mo. So again, dahil may mga times na yung roaming po natin is nagloloko. Okay? So iyon po, mag-register na ako. Yung mangyayari po kasi dito is yung registration po natin dito is yung last name, first name, middle name po natin, birthday. Of course, titingnan po ng Owwa records, okay, sa system ng Owwa, i-check niya po kung meron ba siyang record na mahanap dito. Okay, so tingnan po natin yung sa akin. So iba, pagbabanggain po nila yan. Yung sa yung pagbabanggain is yung i-input mo dito is titingnan ng Owwa ngayon kung mayroon nga ba doon. Alright. So, may mga times na may nalabas, you don't have an Owwa record or Owwa record not found. Ibig sabihin nun, may problema yung registration mo dito at saka yung Owwa record kaya hindi sila magbangga, hindi sila nagkakaroon ng hindi natutugma. Alright. So, ako ngayon, ang gagawin ko ngayon is mag-register ako. Okay, so, ayan po, email, last name, first name, middle name, extension name, kung junior or senior ka, birthday, saka mobile number, din click lamang po yung register. Then, pagkatapos pong gawin yan, right, so, register muna ako, wait for a minute. Alright, so, pagkatapos pong gawin yan, ayan, mag-i-email po ngayon si Owwa Support sa iyo, sasabihin sa iyo, thank you for using Owwa Mobile App, your username is eto, and your password is eto. Alright, so, yun po ang ating ilalagin ngayon. So, lalagin lang po ako saglit, maya-maya pong konti. Tingnan lang. Okay. Lagin lang po ako saglit. Alright. Ayan, maglalagin lang po tayo. Na maklik yung login, may lalabas yung news feed. Kumusta ka bayan? Ito po yung mga news lang naman na ginagawa po ng ating gobyerno sa Owwa. Alright, so ang gagawin mo ngayon, di ba sa baba may nakikita ka notification, may information, may, oops, ayan, napindot nyo ano, may notification, information, e-card services, and hotlines. I-click mo lamang po yung information. Ayan, pag-click mo yung information, ayan, lalabas kayo yung ating pong details. Ayan, kung tayo ay active or inactive. So, sa akin, sad to say, inactive na po ako. Ayan. Lalabas din po dyan yung mga details na payment mo, ayan, yung iba pang details ng trabaho mo, and so on, and so forth. Pero isa sa mga pinakamahalaga dito is, pwede nyo pong i-update yung ibang details dito. Dito po ha, mayroon pa tayong, pwede po tayong makapag-update ng details. Right, so by the way, in-update ko na po siya kanina ng ating pong picture. Pwede mo po siyang i-update ng pictures para magkita ng pag-click ng settings, change profile photo. Right, so pwede pong gawin yan. So kanina, in-update ko na siya pagka-login ko. Alright, so ayun. Ang ano natin ngayon is paano ba tayo mag-renew ng ating pong membership. Ito ho, ang ibig sabihin nito ay expire na yung ating pong binayaran last time. Kasi 2 years lamang po yung expiration po ng ating pong mga membership. So, ibig sabihin, kapag magka 2 years na, automatic po magiging inactive po yung ating membership. Kailangan mo po ulit siya bayaran. And for the moment na nabayad ka, pag-appear or pag-register na doon sa system ng Owwa po, mayroon ka po ulit 2 years na yet na active membership. Paano mag-renew ng membership? Napakasimple lamang ho. Click mo lamang po ang renew membership here. Tapos, click mo lamang yung accept. Ayan, so ibig sabihin, pwede mo basahin yung terms of service. Ito po, may terms of service po nakalagay dyan. So, open mo lang yan. Basahin mo na lang. Ibig sabihin lang yon is uma-accept ka doon sa terms ng pag-payment mo, ano ba yung mangyayari, sa yung mga conditions na nakalagay dito. Alright?
So, ang sabi dito, payment will reflect after 3 days prior after completing this instruction. So, mayroon about 3 days bago siya mag-appear dito. So, hindi agad kapag nakapagbayad ka, ang sasabihin dito is active, agad yung mag-appear dito. So, most probably 3 days. Right. Again, so click po lang natin yung accept. Ngayon, ayan. Magre-request siya na mag-open siya ng browser. Click mo lang po yung kung anong browser pinagkakatiwalaan mo. For example, ako, Chrome. So, automatic po, maglalabas po yan ng details mo. Alright? Kung mayroon nang nakita na details kanina sa pag-login mo, so, maglalabas po agad yan ng details mo. Gaya sa akin, may details na po agad na nakalagay dito. Ayan. So, ayan na po yung kompletong details natin. So, mayroon na po akong Owwa ID, OFW name, mayroon po akong email dito, pati yung employer ko, nakasulat ito kasi nasa system nga ito ng company. Alright, and dito, okay, dito ngayon, nakikita nyo yung contract duration in months. So, usually naman talaga tayo is 24 months, pag-click mo yan, 24 months. So, click mo lamang po yan, select lang 24 months. Tapos, yung job site, and yung job site, kung meron pang info dyan na wala pang nakalagay, halimbawa yung email, yung employer, fill upan mo na lamang po. Right? Kung, ayan, sa job site naman, job site, anong bansa ka ando roon? Right? Job site ko is Saudi Arabia. Select mo lamang yung Saudi Arabia. May nagpa-pop pa. Saudi Arabia. Then, click Submit. Right? Submit. Ayan. Mag-generate po siya ngayon ng reference number. Ayan. So, ayan. Magpupunta siya dito sa transaction details. Ayan yung details mo lahat. Overseas, Filipino Bank. Ito po yung ating pong parang transaction dadaan po sa Overseas Filipino Bank, Land Bank. Ang merchant name po is Overseas Workers Welfare Administration. So, basahin mo na lamang po. Ngayon, makikita mo sa baba, ito, payment options. Taas muna natin saglit. Ayan. Dito sa payment options, click mo lamang po dyan. Pag-click mo yan, marami pong options ang maaaring lumabas dyan. Ayan. May land bank. Okay. So, napakarami po. Ayan. So, may DBP and so on and so forth. So, sad to say, wala dito yung mga major banks po natin. Gaya ng Banco de Oro. So, ang gagawin po natin ngayon, para po, ito ang sabi ko sa inyo, is para pwede po kayo makisuyo doon po sa inyo po mga kamag-anak sa Pilipinas or kahit po ako, kung mayroon po tayong enough time sa kapag nakisuyo ka sa akin, ang gagawin nyo lang po, is click nyo lang po yung cash payment. Click mo lang po yung cash payment. Ayan. Mag-generate siya ngayon ng summary, payment summary. Sa ngayon, ang transaction amount po natin, ibig sabihin yung babayaran po talaga natin sa Owwa is 1,255.50. Alright, then, ang total na babayaran po natin sa ating pong pupuntahan, halimbawa, ang pipiliin ko dito is Cebuana, right, is 1,285.50. Kasi yung 1,255.50 plus 30 pesos na transaction fee, 30 pesos is good na. Kaya mo lang yan dito. Ito, mayroon ditong tick box. I certify that I am at least 18 years old and have read and understood and agree that terms and conditions. Pwede mo ito bukbuksan yan. Terms and conditions. Ngayon, click mo lang yan. I certify. Then, click mo lamang. Okay. Click mo lamang yung submit. Ayan. So, pipili lamang po tayo dito ng payment method kung saan po tayo magbabayad. Ito po ay cash. So, mamimili lamang po tayo kung saan po tayo babayad, guys. 7-Eleven, Cebuana, EasyPay, at napakarami pang iba. Mayroon nga dito, Robinson's din, tsaka SM. Okay, ang pipiliin po natin dito ay, gayang sinabi ko kanina, para mas madali po tayo, Cebuana po. Kung ano po malapit na sa area niyo, pare-pareho lamang naman po yan. For example, sa amin, malapit po lahat dito halos ang 7-Eleven, Cebuana, Palawan. Okay, ang pipiliin ko po dito ay ang Cebuana, I think, kasi medyo marami ng rich na Cebuana para sa ibang mga kaibigan natin sa ibang lugar. Click lang po Cebuana. Then, baba po tayo dito. Diretso ka lamang po. Ayan. Mapapansin nyo po dito, may nakalagay dito na payment details. Order, name, land bank, product description, amount, convenience fee, and total amount due. Ayan. 1,285.50. So, click mo lamang po yung proceed.
Are you sure you want to proceed? Okay. Ayan, ang mapapras lamang po siya. Ayan. So ngayon, pwede mo na tong hintayin muna natin matapos yung anong itong countdown. Ano ba katagal? Ba 16 minutes na pala ako nag-record. Ayan. Payment result. Ngayon, pag nagbayad ka sa ano, nagbayad ka, pupunta ka ngayon sa Cebuana. Kalimbawa kung sa Cebuana pinili ko. Ang gagawin mo lang dito is payment bills po to. Ito yung mga details na ilalagay po natin. Right? Meron naman yung email na ipapasa sa'yo. Tingnan mo lamang yung email. Right? Ito po natin po yung screenshot. Ayan. So, nag-send sa akin yung email. Ito po yung sinasabi dito na ito yung payment instruction. So, pagpunta ko sa Cebuana, biller name, Dragon Pay, reference number, ito yung reference number na lumabas kanina. So, basahin niya lamang po yan pag nag-send po sa inyo. Note, prepare valid ID. Kung sino man po yung magpapasa nito doon, sino man po magbabayad dito doon, maghanda lamang po siya ng kanyang Philippine ID. Alright. General rules. Ayan, basahin mo na lang. Okay. So, ayun. Yun muna siguro sa ngayon ang ating pagsasaluhan na tutorial. By the way, ito hong ano natin is may validity. Ayan. May expiry date po yan. So, usually, ano lang to? 3 days. Usually, 3 days lamang po yan. Ayan. So, dapat mabayaran mo siya bago matapos yung validity na doon. Ngayon, kung halimbawa natapos na yun, natin mo siya nabayaran, wag na ho kayo magbayad gamit ang reference number na to. Baka magka-problema ho tayo. Ang gagawin nyo lamang po is mag-generate na lang ho ulit kayo ng panibago. Okay. So, yun po. Kita-kita tayo later. So, hindi muna ka mapapaalam ng ano. I-record ko rin kung so as possible kung paano mabayad sa Cebuana. So, ipapakita ko rin sa inyo. Okay? So, dito muna hanggang ngayon. See you later. Thank you so much, guys. God bless. Kabayan, so nasa Cebuana ako ngayon para magbayad na ng ating pong contribution sa Owwa. Sige, pasok lang, mapatayin ko lang. Ayan, mga kampas lupa, labas muna tayo kasi fill up ko muna tong form na to. Eh, kasi bawal mag-video sa loob para mag-guide ko rin kayo kung anong pipila pan dito. Ayan, so, okay. Ayan, kampas lupang pinagpala, ayan. Kinuha ko muna yung form kasi bawal mag-video doon sa Cebuana. Sabi. Ayan, ito po yung form ng Cebuana. So, regular, isa lang naman yung form doon. Lahat ng transaction is nakalagay na dito sa form na to. May sending, may payout, amend, refund, payment, collection, renew, anywhere and other. So, ang gagawin po natin, ito huwag niyong kakalimutan mo dito sa taas. So, pababa na lang tayo. Client signature over printed name. Ayan, sulat mo dyan yung kumpletong pangalan mo. Tapos, yung perma dito. Tapos, dito po tayo sa transaction type. Ang pipiliin po natin, payment. Ayan. Payment. Ayan, kung nakita nyo. Tapos dito po sa part na to, sender, ayan, sender, lagay mo po yung complete na pangalan mo. Okay, yung complete na pangalan mo ilagay mo dyan. Tapos purpose of remittance, ilagay mo dyan, Owwa membership. Okay, ilagay mo dyan sa purpose of remittance, Owwa membership. Relationship to receiver or sender, kahit wag na yan. Mobile number mo, ilagay mo dyan, yung active na mobile number mo, yung nakalagay doon sa yung Owwa file, ilagay mo rin dyan. Tapos, yung iyo pong birth date or email dito. Tapos, ito, kahit wala na yan, personal message of pera, padala sender. Ginagamit lang naman yan kapag nasisend tayo ng pera sa mga, sa tao. Or, kung merong code na kailangan sa payment. Dito naman, receiver. Ang ilalagay po natin dito sa receiver, sa case po natin ngayon, sa Cebuana, ang nakalagay po doon, Dragon Pay. Ayan, receiver, Dragon Pay. Control number, yung I think 8 digits na ano, yung nag-ano kanina, yung reference number, yung alphanumeric na ilalagay natin dito. Amount, dito, ilalagay natin sa amount, yung amount na kasama ng yung Owwa membership at saka yung convenience fee na 30 pesos. So, nasa 1,285 yung sa atin, kasi from 1 to 5, 1,285.50 ang ilalagay natin dito. Sa ngayon, yun yung babayaran. Okay, so pipilapan ko muna, tapos babalik ako sa Cebuana para magbayad. Okay, sige po! Ayun, finally, nakapagbayad na tayo ngayon. Eto na. So, binayaran ko na siya.
Okay, so ang binayaran ko lang dito kung magkano ang processing fee at saka yung Owwa membership mismo. So ngayon nagbayad ako ng 1,285. Hintayin ko na lang na mag-update sa ating portal kung naging active na yung membership doon. Alright, so kumuha na rin ako ng mga form pa para magsulat ako bago ako pumunta dito, just in case kailangan ko mag-membership ulit after 2 years. Right? So tara, uwi na ako. Ayun, so naka-uwi na po ako sa bahay. Katatapos ko lang mabayad at nagulat ako pagdating ko sa bahay. Eto, may notification agad na galing sa My EG Philippines na yung transaction daw status ng aking pong pagbabayad ay ayan, okay na, so instant. So I think ito lang sa My EG pa lamang to. Ay, ngayon, ang gagawin ko na lang ngayon is i-check ko ngayon yung aking Owwa application kung nag-appear na siya doon. Pero ang sabi naman kasi 3 working days bago mag-appear doon. So i-check po natin muna saglit yung Owwa, sana ba yun? Owwa. Ayan, Owwa. Ito. So kiklik natin tong Owwa na to. Check ko yung details. Ayan, tayo lang po natin. Tapos, punta lang ulit tayo sa information. Pero I think wala pa to. Inactive pa rin dito. Okay, so intayin lang natin. Kasi nakapasok naman so far na acknowledge na siya ng My EG Philippines. So, ang sabi nga dito is about 3 days bago po mag-appear yung tawag doon. Ayan o. Payment will reflect after 3 days prior after completing the said instruction. So, 3 days. So, kung ngayon ay 18, 19, 20, 21, so expect natin yan by 21 ng hapon or 22. Pero ito naman usually yung mga ganitong ano, ganitong mga notice is parang yun ang maximum nila. Possible kasi, parang sa payment sa GCash, possible kasi na 1 day pa lang, 2 days pa lang is mag-process na yan dito sa ating pong Owwa membership. Ayan, so ito na nga, balik na tayo. No? So, medyo na nawala sa isip ko yon yung pag-check ng Owwa. So kahapon nga ay nagbayad tayo, it's January 18 ng ating pong Owwa membership. Alright, so ayun nga, balik na tayo dito mga kahapi. Ano? Balikan ko dito sa... So shout out po sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, sa US. Ayan, buksan na po natin yung Owwa application natin. Right? So ito, pabubuksan po natin yung ating hong Owwa application. Ayan. Ayan, yumayakap si Pangulong Duterte. Ayan, medyo loading lang talaga yung ano natin, yung application natin dito sa yung application natin, medyo loading lang talaga. Hindi pa siya ganun yung kanyang startup. Hindi ko lang kung sa cellphone ko o sa ano, pero parang nababagalan pa rin ako. Okay, so ito na, nag-load na. And ayan, so click lang po natin itong information ulit. Ayan, yung information. Ito ho. Ayan. Yung I na yan. Click lang po natin yan. Tapos talabas na po ngayon yung status, diba, nung isang araw. Ano yan. Hindi pa siya active. Inactive na kalagay ngayon ay. Alright, so yun. It's active na mga kababayan. So, happy it's active. So, ang bilis, nagbayad ako ng alas 12 ng 18. Actually, one day process lang. Overnight process lang halos, oh. Active agad na membership. Right, so yun po yung gagawin natin. Ngayon, ano man yung mga active membership benefits ng gaya kong OFW, pwede nang avail. So, yun yung sinasabi ko. Pwede kayo lang mag-process dyan kung nasa abroad pa ang bawat isa. Kung saan bansa kung manaroon, pwede ikaw yung mag-asikaso nito. Tapos, yung reference number lamang ipapadala nyo dun sa mga kamag-anak sa Pilipinas o mapagkakatiwalaan na mag-aasikaso po ng ating pong mga payment. Kayo na mag-apply sa online, magpa-process, reference number. So, pakisabi lang na pakaingatan ito sapagkat pag nagkamali,
malaking abala yon. So, pag nagkaabala kasi, ikaw yung mag-aasikaso ng ganyan. Kasi ikaw yung member. May mga emails ka pang gagawin yan. Ngayon, sa akin naman, kung halimbawa naman free ako, no, may time ako, pwede nyo akong message para i-assist din kayo. Total, malapit-lapit lang naman yung Cebuana at saka 7-Eleven dito sa area namin. Pero again, hindi ko po sagot kung may maling mga reference number kayong nailagay na naipasa kapag bayaran po natin yan. Alright? So, kasi may ano tayo din. At saka may grupo din tayo na yan ang ginagawa. May mga pakisuyo sa mga OFW na mga may mga concerns. Ginagawa po natin yan. So, kasi alam po natin na napakahirap po talaga yung pag-process ng mga ganito. No? Napakahirap, lalo na pag mga OFW. Ang hirap po ng ginagawang ito. Right, so thank you so much guys. So, yun mga happy. Minsan pa, Kuya Berto pamuli. At pag may mga tanong, comment lamang po sa baba at subukan natin yung sagutin. Shout out po sa mga OFW dyan sa Saudi Arabia, Jeddah. Especially po sa mga na biktima ng mga kumpanya na hindi po nagpapasahod. Shout out po sa inyo. Hope na okay lamang kayo dyan. Yung mga family ninyo. Thank you so much. God bless. Keep safe. Bye.